Hi mga kapower, andito na naman tayo sa aking channel sa YouTube. Welcome back sa Text Power. Ang topic natin ngayon mga kapower, tungkol ito sa aking kinukomponino na amplifier, DB audio amplifier ito mga kapower. Pinupost ko ito mga kapower dahil importante ito, no? Sinishare ko ito dahil sa trouble, sa klaseng trouble na ito. Importante ito mga kapower sa mga beginners, no? Sa lalo na sa mahilig sa pagkumpuni ng amplifier. Dito mga kapower, kung panoorin niyo ito mga kapower, no? Maganda ito para may idea kayo sa about this trouble mga kapower, no? Bago tayo magsimula, nais ko muna magpasalamat sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng lakas para magsama-sama uli tayo. Makiset out muna tayo mga kapower, no, sa aking mga followers nila ni Nilo Valenzuela, taga Surigao. Nagsubaybay ito sa aking mga video, no, nila ni Pobring Technician na taga Bugo. Mga followers ko ito mga kapower, no, technician din ito siya. At saka si Gerard Pintalgone nga taga Labangon, Cebu City. At saka kay Makalister nga taga Toledo, may channel din siya ito mga kapower. At saka kay Lior Gutierrez sa kanyang channel, may YouTube channel din siya mga kapower sa Cebu Electrician. So tara na mga kapower, umpisahan na natin. Tara na mga kapower. Magandang araw mga guys, mga katik, share, no, sa repair kong klaseng itong amplifier na ito mga kapower. Kung tingnan ninyo, DB audio ang amplifier na ito, siguro mga 200 watts RMS ito dahil 40 volts ang supply nito. Pinupost ko ito mga kapower dahil sa trouble na ito, no, i-share ko lang sa inyo kung ano ba ang trouble ito. Una mga kapower, dinala dito sa akin ng customer ko mga 3 araw na. Nahirapan ako dito mga kapower sa pag-repair kasi yung mga pisa niya mga kapower, ang problema nito, no, walang sira ang OPT niya, no, dito, no, ito ang kanyang mga OPT. Ito ang OPT niya, no, topper siya, no, at saka sa kabila may power din, may OPT din dito sa kabila, no. Kung tingnan ninyo, sinsya mga kapower, ha, ako lang mag-isa, ito kanyang power, no. So kung tingnan ninyo, no, mahirap ayusin dahil sa ganitong board niya, no, ang kanyang heatsink naka kulob o ano yan sa Tagalog, sa loob ang kanyang mga pisa, oh. Kailangan tanggalin mo ang heatsink na ito, no, sa nakadikit sa ang heatsink sa OPT. Pag hindi mo siya itanggalin ang heatsink dito mga kapower, mahirapan kayo pag ayos dito, no, sa klaseng amplifier nito, no, DB audio ito na amplifier. So ang problema ito mga kapower, no, maayos ang kanyang OPT, no, pati driver.
ang ano ang differential lang dito mga kapower, kinakalawang ang kanyang mga sa differential banda mga kapower dito sa kabilang channel. Dito, ang dito maayos. So sana no hindi sana ako mahirapan dahil may compare ako. Kaya lang mga kapower kung bakit ako nahirapan. No, tatlong araw ko na ano na resolve ito mga kapower, na solve ko ang kanyang trouble. Si ngayon binalikan ko, dalawang araw mag-surrender sana ako sa pagkumpuni dito mga kapower, pero binalikan ko ngayon. At ngayon nakita ko mga kapower, kasi huwag pala tayong mag-asa sa kanyang indikit, no? Kung tingnan ninyo, no? Mahirap, ah. Kung tingnan ninyo, no? Tanggalin muna natin, ha? Pinupost ko ito, mga kapower, dahil importante ito sa mga beginners. Kung makita ninyo ang marker, mga kapower, no? Huwag pala tayong aasa sa marker, mga kapower, ha? Dito lang sa klaseng amplifier nito, ha? Oh, kung makita ninyo, kung aasa tayo sa marker, kung magpalit tayo ng pisa na bago, tas sa marker tayo magbase, no? So madali lang sana, no? Pag halimbawa dito may marker na drawing, eh, guhit sa transistor, pag lagay mo, palitan mo, no? Dahil kumpiyansa tayo, eh dahil bago ang pinalit natin, eh. So yun pala, no? May baliktad pala sa kung aasa lang tayo sa drawing, no? Pag pinalitan ko na ang lahat ng kalawang mga kapower, kasi hindi na pwede mga kapower, kung makita ninyo, kulang na ang mga paa. Kulang ng mga paa sa mga pisa, oh. Puro na kinakalawang, oh. Ayun, yun ang kanyang trouble. So ngayon, pinalitan ko, kumpiyansa lang ako mga kapower dito sa mga pisa na ito. So ba, hindi pa rin nag-relay? Hindi nag-on ang relay? Dahil tinitestingan ko ang kanyang out, okay naman. So walang problema sa ano, kung baga, kung walang problema sa output at saka sa driver. Doon tayo, kung makita ninyo itong mga transistor nito, no, polos, puro-puro ito sa differential niya, no, sa kabilang channel. So ngayon re-review ko mga kapower. Sus, ha, mag-apat na dekada na akong nag-technician, no. Kumpiyansa lang ako sa drawing, sa marker. Sus, mga kapower, ngayon, binalikan ko pala, may baliktad pala. Hindi pala sa drawing, mga kapower, ang emitter lang at sa, ang collector. Kasi sa 54001 at saka 52551, no, base ang gitna dito, mga kapower. Sa base ang gitna dito. So, collector at saka emitter ang sa gilid, sa dalawang gilid, sa wala at saka sa tuo. Ito mga kapower dito, no? Ang marker, isa lang ang nakarong mga kapower, no? Binaliktad ko mga kapower, yun pala ang emitter na sa collector mga kapower. So ngayon, done na mga kapower, no? Share ko lang dito, ha, sa mga beginners para hindi kayo mahirapan. Baka sige natin kumpuni, siging kumpuni, mag ilang araw na maabutan pa tayo ng siyam-siyam, hindi pa natin ma-resolve ang kung ano ang trouble. Ano na, ano, kung sa, ano yon sa Tagalog, naglibog na ko mga kapower, kung ano pa ang gawin ko, kung saan ang trouble. So pag binalik ko mga kapower, ang emitter lang at saka collector ang nabaliktad. So, ngayon mga kapower, no, repair dana. No, share ko lang, ha, sa mga beginners. Kung sino man ang nakasubok dito, siguro nahirapan san siguro. Pati din ang kanyang driver nito mga kapower, baliktad din, may baliktad ang dalawa sa driver nito mga kapower, Android, ha. Tandaan ninyo nito mga kapower. So dito lang tayo, no. Share ko lang to, ha, mga kapower. Salamat, magandang araw, more power, God bless sa ating lahat.